Isang maalab na araw sa ating lahat. Nagpapatuloy ang ating panayam hinggil sa Afghanistan kasama ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggle at Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines, si Professor Jose Maria Sison. Maalab na makabayang pagbati sa iyo, Professor Sara Raimundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Dito naman ay matutunghayan natin ang malinaw na mga katangian ng sistemang imperialismong pinamumunuan ng US at ang ugnayan nito sa gera sa Afghanistan, ang pagkatalo ng imperialismong US sa sariling panggigera nito. At bilang veterano at batikang revolusyonaryong teorista at internasyonalista, magbibigay din ng malalim na suri si Professor Jose Maria Sison sa Taliban. Mula sa panigmulan nito, kasaysayan at kasalukuyang kondukta at mga posibilidad ng kahihinatnan nito, kalakip ang mga impormasyon at aral na natutunan ni Prof. Joma mismo sa pakikipag-ugnayan sa mga lider ng revolusyonaryong kilusan mula sa Afghanistan. Magandang araw, Prof. Sison. Unang tanong, hanggang ngayon ay marami pa rin nakaabang at nagtatanong kung ano na ang kasalukuyang nagaganap sa Afghanistan. Ito ay matapos na iwanan sila ng imperialismong Estados Unidos na sumakop sa kanila ng 20 taon. Maaari po bang ipaliwanag muna natin sa ating mga tagapakinig ano ang ibig sabihin ng imperialismo, Prof. Sison? Ibig sabihin ng imperialismo ay monopolyo kapitalismo. Pinakamataas na antas ng pag-unlad ng kapitalismo sa nainabot sa ilang bansang kapitalista sa pagtatapos ng 19th na siglo at sa umpisa ng 20th siglo. May 5 katangian ng monopolyo kapitalismo o modernong imperialismo. Una, dominante ang monopolyo kapitalismo sa buong ekonomiya at lipunan ng isang bansang kapitalista. Ikalawa, may kaisahan o merger ng industrial na kapital at bangkong kapital at bunga nito ang pinansyal na oligarkiya. Ikatlo, nagiging mas mahalaga ang pagluwas ng labis na kapital kaysa labis na kalakal. Ikaapat, patindi ang kompetisyon ng mga monopolyo sa iba't ibang bansang imperialista. May mga kartel at sindikato para labanan ang mga kakompetensya nila at nagbubloke mga bansang imperialista para labanan ang karibal na bloke. Ikalima, ang pagsakop ng mga imperialistang bansa sa buong daigdig ay kumpleto na at nagiging marahas hanggang digmaan ang inaabot ng agawan ng pinagmumulan ng mga murang hilaw na sangkap at lakas paggawa, mga palengke, larangan ng pamumuhunan at saklaw ng impluensya sa anyo ng mga kolonya, malakolonya at dependyenteng bansa. Prof. Sison, bakit po tinatawag na imperialista ang US? Tinatawag na imperialista ang US dahil sa taglay nito sa kanyang ekonomiya ang 5 katangian na binanggit ko. At ang politika, lipunan at panlabas na patakaran ng US ay umaayon din sa 5 katangian na imperialismo o monopolyo kapitalismo. Naging maliwanag na bansang imperialista ang US nang naglunsad ng gera laban sa kolonyalismong Espanyol para agawin ng Puerto Rico, Cuba at Pilipinas. Lantarang dahilan ang pangangailangan ng mga kolonya para puntahan ng labis na kapital at magkamit ng tantos ng tubo na mas malaki kaysa sa loob ng US. Maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa kung ano ang naging bunga ng pananakop ng imperialismong US sa Afghanistan noong 2001 hanggang 2021? Namuhunan at gumastos ang US ng higit sa 2.2 trillion US dollars para sa pamimili ng mga kagamitang militar mula sa military industrial complex, pagsalakay at pananakop sa Afghanistan, pagsasanay ng mga puppet na burokrata at militar, at pagbayad sa mga pribadong US contractor para sa iba't ibang klase ng construction, pagsasanay ng mga puppet at pagwardya sa mga instalasyon.
Kumita ng malaking tubo ang mga monopolyo sa military-industrial complex at mga pribadong kontratista, pero sa kalaunan, nalugi ang US at namamatayan din ang mga puwersang militar nito dahil sa tuloy-tuloy at maigting na armadong pakikibaka ng mga mamamayang Afghan at hindi maistabilisa ng US ang Afghanistan bilang pinagmumuran ng mga murang mineral at iba pang hilaw na sangkap. Kung gayon, sa kabuuan, walang tubo ng US kundi laging deficit, at nakikita ito sa paglaki ng public debt sa kantidad na lampas sa $2.2 trillion. Ngayong Taliban na ang may hawak sa Afghanistan, meron na raw pong nakikipag-usap sa kanila gaya ng China, Pakistan at Russia. Ano po ang papel ng mga bansang ito sa bagong gobyerno ng Taliban? Totoong malapit ang Taliban sa China, Pakistan at Russia habang nangyayari ang digmaan magmula 2001 hanggang 2021. Maliwanag ng Pakistan, lalo ng mga Pashtun sa loob ng Pakistan ay tumutulong sa kapwa nilang mga Pashtun na Taliban sa Afghanistan. Alam ng US pero wala siyang magawa tungkol sa katunayan na sa maabang panahon may tulungan sa pagitan ng Pakistan at Taliban. Tungkol naman sa China, marahil napansin ninyo na habang nangyayari ang opensiba ng Taliban, si Baradar na leader ng Taliban ay nasa Beijing na nakikipag-usap na tungkol sa kalagayan at hinaharap ng Afghanistan. Maraming nagsasabi na sa nakaraang 20 taon ang mga rifling AK at RPG ng Taliban ay posibleng nanggaling mula sa China via Pakistan o via sa bahagi ng Afghanistan na kausli sa border ng China, o pwede namang galing sa mga bansang Central Asia na dating kabilang sa Unyong Soviet. Malamang na pinapayuan na ng China, Pakistan at Russia ang Taliban na palaparin o gawing inklusibo ang katangian at sistema ng bagong gobyerno para ma-stabilisa ang kalagayan at maayos ang mga malubhang problema sa politika, ekonomiya at pinansya bunga ng pananakop ng US at korupsyon ng bumagsak na puppet na gobyerno. Ayaw ng China na magpatindi ang Taliban ng Islamikong fundamentalismo dahil maimpluensyahan ang mga Muslim sa Xinjiang. Gusto ng China na mapayapa ang Afghanistan para hindi maperhwisyo at tuloy-tuloy ang Belt Road Initiative. Mapahusay ang daan mula sa China tungo sa Pakistan at Iran, magkaroon ng akses sa mayamang mineral resources ng Afghanistan at sa langis ng Iran. Sang-ayon ang Russia at Pakistan sa pag-iisip ng China. Sa kabila nito, gusto ng US na gipitin ang Taliban sa pamamagitan ng pagkakait ng pera ng Afghanistan na nasa kamay ng US at umaasa pa rin na patuloy ang gulo sa hanay ng mga tribu at rehiyon ng Afghanistan habang umiiwas na ang US sa malaking gastos. Umaasa pa rin ang US na magpalaganap ng Islamikong fundamentalismo ang Taliban para maimpluensyahan ang mga Muslim sa Xinjiang laban sa China. May natanggap din tayong balita na meron ding mga paksyon sa loob ng Taliban. Merong nagsasabi na iba ang ikinikilos nila sa mga pahayag nila sa media. Ano po ang masasabi niyo rito, Prof. Season? Totoo ba yung sari-saring paksyon o tunguhin sa loob ng Taliban batay sa kani-kanilang lokal o regional na interes? At sa labas ng Taliban, may mga tribu na palaban sa Taliban. Ang pinakamalakas na puwersa ngayon na anti-Taliban ay yung National Resistance Front sa Panjshir Valley na malapit sa Kabul. Gusto nilang may tipong coalition government na kumikilala sa karapatan ng mga tribu at rehiyon. May mataas na antas ng pagkakaisa sa loob ng Taliban na napatibay ng 20
taong pakikidigma at pagbubuo ng gobyerno na paralel sa puppet ng gobyerno. Si Baradar ay kilalang leader ng Taliban magmula pa 1996 at mas maaga pa. Sa palagay ko, sisikapin ng Taliban na magkakaroon ng government of national unity at hindi kaagad magkagera sibil dahil sa malalaking problema ngayon ng Afghanistan. May mga kaibigan tayong mga Afghan journalists. Marami sa kanila ay mga babae. Ayon sa komunikasyon natin sa kanila, natatakot sila para sa kanilang buhay dahil pinagbabantaan silang patayin ng mga Taliban. Gustong-gusto na nilang umalis sa Afghanistan kasama ang kanilang pamilya. Ano po ang masasabi ninyo rito, Prof. Season? Magbabago ba ang trato ng Taliban sa mga babaeng Afghan? Kilalang Taliban na may mga katangiang fundamentalista, teokratiko, sektarista at feudal ang pagtingin at pagtrato sa kababayan. Pero sa opinion ng ilan, malamang na magsisikap ang Taliban na magtayo ng gobyernong inklusibo susunod sa pamantayan ng Pakistan, hindi kasing garapal ng Islamic State na binurin ng Estados Unidos at makikinig sa payo ng China at Russia na inaasahan nilang makatulong sa kanila sa ekonomiya at seguridad. Tingnan natin kung anong klase ng gobyerno ang itatayo ng Taliban. Makikita ito sa mga ihahayag na patakaran at pagkilos. Meron din pong nagtatanong, Prof. Season, meron kayang mga progresibong grupo sa Afghanistan? Ano kaya ang papel nila sa nagaganap ngayong transisyon ng gobyerno sa bayang Afghanistan? Noong mga dekada ng 1960 at 1970, may mga partido at grupong komunista sa Afghanistan na makaunyong Soviet at revisionista sa isang hanay at makamaw at anti-revisionista sa kabila. Meron pa ang mga grupo na may pananaw na makabagong Muslim at Burges Demokratiko. Noong 1978, nagtayo ang makasoviet na partido ng isang gobyerno na sinabing nagtataguyod ng pambansang independensya at sosyalista. Ang gobyernong ito ang linabanan ng US sa pamamagitan ng Mujahideen magmula 1978 at naudyukan naman ang Unyong Soviet na manghimasok sa Afghanistan para tulungan ang gobyerno. Sinadya ni na US President Carter at Zbigniew Brzezinski na suportahan ang mga Mujahideen para maudyukan ang Soviet Union na sumubo sa Afghanistan sa kalagayang katulad ng Vietnam War. Malaking gastos at pinsala ang tinamo ng Soviet Union dahil sa panghihimasok nito sa Afghanistan hanggang huling bahagi ng dekadang 1980. Ang Taliban ay lumitaw sa hanay ng mga Mujahideen noong 1994 at lumaganap hanggang siya na pinakamalaking puwersa at naagaw niya ang kapangyarihan noong 1996. Mula sa mga karibal na puwersa, siya na ang may tangan ng gobyerno hanggang 2001. Sa buong panahon na linabanan ang pananakop ng Unyong Soviet at ng ibabaw ang mga Mujahideen at pagkatapos Taliban sa gobyerno at sa hanay ng mamamayang Afghan, natabig ng mga Islamikong fundamentalista ang Partido Komunista na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo kaisipang Mao Zedong at hindi nakayanan nito na magbuo ng sariling malakas na partido, hukbong bayan at nagkakaisang hanay. Magaling sa anti-revisionistang ideolohiya ang makamaw na partido komunista ng Afghanistan, pero naisahan pa ito ng CIA noong mga 1980. Halos lahat ng kagawan ng Komite Sentral ng partidong ito, mga 30, nakasakay sa aeroplano tungong Pakistan para sa isang konferensya. Sumabog ang aeroplano. Ang mga kagawan ng Komite Sentral at mayor ng mga kadre na wala sa aeroplano, umalis na sa Afghanistan at naging refugee sa Iran hanggang Europa. Naging aktibo sila sa International Conference o Marxist-Leninist Parties and Organizations kung saan natin sila nakilala. At yung iba naman ay kasali sa Revolutionary International Movement o RIM at nakilala rin natin.
Pero mula sa kanila, walang impormasyon na lumalaki at umuunlad ang kanilang partido, hukbong bayan, mga masang organisasyon, nagkakaisang hanay, at mga lokal na organo ng kapangyarihang pampolitika sa loob ng Afghanistan. Matalas silang magpuna at tumuligsa sa mga imperialismong US, social imperialismo ng Soviet Union at Islamikong fundamentalismo hanggang Taliban. Pero walang ibinibigay na impormasyon kung ano naman ang katayuan ng mga puwersang revolusyonaryo sa kalupaan ng Afghanistan. May mga kakilala nating mawista na Afghan na nakatira sa Europa bilang refugee. Natutuwa sila na naibagsak ang imperialismong US sa Afghanistan tulad sa Vietnam. At umasa sila na lalakas ang kilusang revolusyonaryo dahil sa napakalubhang pinsala at krisis na iniwan ng US at puppet na gobyerno sa Afghanistan. At napakatindi rin ang kontradiksyon sa hanay ng mga reaksyonaryo at ng iba't ibang tribo at rehiyon, at iting pa ang kontradiksyon ng mga imperialistang US at China kaugnay ng Afghanistan. Sa panghuli, Prof. Season, meron po ba kayong gustong iwanang mensahe sa ating mga tagapakinig? Natutuwa po sila at nakakapakinig sila ng mga istoryang dito lamang sa Itanong Mo kay Prof. nalalaman. Ang pagkatalo ng imperialismong US sa Afghanistan ay may malaking kabuluhan at konsekwensya. Ibig sabihin na mabilis ang estrategikong pagdausdos ng US, at kahit na may malaking pinansya at high tech weaponry, natatalo pa rin siya sa isang kolonyal at malapyudal na lipunan tulad ng Afghanistan. Ang mapagpasya sa digmang bayan ay mga mamamayan at pagkontrol nila sa kalupaan. Malaking inspirasyon sa mamamayang Pilipino at sa mga puwersang revolusyonaryo nito ang tagumpay ng mamamayan ng Afghanistan at paggabi sa imperialismong US. Maraming salamat, Prof. Season. Ito ang pinakaaabangan ng marami, ang komprehensibo at tutok na pagtalakay sa iba't ibang aspeto ng mahalagang kaganapang ito sa mundo. Ang isa na namang pagkabigo ng imperialismong US sa panggigera nito. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo, kasalanang mundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Mabuhay ang mga mamamayan ng Afghanistan at Pilipinas. Laging pag-asa natin na sumulong sila sa landas ng revolusyon para sa pambansa at sosyal na liberasyon. Malinaw ang kasaysayang na ilahad ni Prof. Season. Kalakip ang malinaw na sipat at suri sa maaring kahinatnan ng kasalukuyang sitwasyon sa Afghanistan sa pamumuno ng mga Taliban. Kaugnay ng Taliban, nililinaw na isa itong sitwasyong maari lamang magbunga ng mapayapang bukas para sa mamamayan ng Afghanistan kung tatahaki ng Taliban ang landas ng pambansang pagkakaisa o national unity. Nasa interes din ng puwersang ito na igpawan ang pundamentalismo dahil ito rin ang isang rekisito sa pagkakaroon ng stabilidad at kapayapaan. At ito rin ang inaasahan ng iba pang puwersang kaalyado ng Taliban tulad ng Russia at China, mga bansang tinuturing ng US na kalaban nito. Sa makatwid, sa Afghanistan, matutunghayan ang talaban ng puwersang global sa pagkabigo ng US sa sariling gera nito sa Afghanistan. Handa naman ang mga bansa kagaya ng China at Russia na umani ng bentahing politikal at pang-ekonomiko. Kasabay ng tunggalyang ito ay nanatiling malapyudal ang sistemang pang-ekonomiko sa Afghanistan na pinalala pa ng mga kondisyong ibinunsod ng mahabang gera ng US. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang bigat na papaling sa kapaki-pakinabang ng mga reforma at kwalitibong pagbabago ay maaari lamang manggaling sa kilusang revolusyonaryo na magpapakilos sa mamamayang Afghani na gumuhit sa kasaysayan, lalo na't ngayong nakausad sila sa pananakop ng imperialismong US. Ito po si Sara Raimundo, guro at aktivista ng Universidad ng Pilipinas at ng bagong alyansang makabayan na nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa Itanong Nyo kay Prof.